What's up mga karabit? Ayan, good evening sa inyong lahat. At ayan, time check nga is 11 na ngayon ng gabi. At meron nga tayo ditong daw na nagninesting sa labas ng nest box. Ayan, si Agatha. Kung mapapansin nyo, nagbubunot na siya ng balahibo or nagbubunot pa siya ng balahibo. Kaso nga lang, tada, nasa labas yung mga nabunot niya. Tapos ang galing lang kasi merong yung parang nest talaga siya ng ibon. Meron siyang butas sa gitna. So yun, nasa parang 1 hour na siya simula nung nag-nesting kanina. So tinitingnan-tingnan ko na lang kung nagsimula na ba siyang manganak. Pero yun, hindi pa naman siya nanganganak. So baka mamaya pa siya. Pero ayun nga, oras na lang yung aantayin ko bago lumabas. Ayun, kalimutan ko. Kanina palang umaga, so nanganak na siya ng isang pit. Tapos, pero hindi pa siya nag-nesting ng mga karabit. Kaya ang ginawa ko, binukod ko muna yung isa niyang kit. Inalis ko muna dito kasi baka matapakan tapos baka malamigan. So, ayan na naman nga siya mga karabit. So, sa labas talaga siya nag-nesting. Ayan, ayaw niya dun sa loob ng nest box. Ayan. So, hindi naman ako natatakot na baka malaglag yung kits kasi nga meron tayong kit saver. Ayan, paikot yan. Pati dito sa harap. Ayan. So, hindi ako natatakot na kahit sa labas siya ng nest box, mga anak, ay hindi ako mag-aalala kasi meron naman siyang kit saver. Ay, naglagay nga ako nito mga karabit. Ano lang, FYI lang pala sa mga newbie sa channel ko. Kung ganito po kalalaki yung screen ng kulungan ng rabbit nyo. Ayun, so kailangan nyo maglagay ng kit saver. Ayan, yung paikot na yan. So, dapat yung gagamitin nyo ay maliliit yung butas. Or, mas okay kung metal or ano ba tawag dito? Welded wire din yung gagamitin nyo kesa sa plastic kasi yung plastic nga ay nangangat-ngat nila. So unlike sa welded wire, so hindi nila yan mangangat-ngat. So kung maglalagay din kayo ng kit saver, ay mas okay kung welded wire na lang kesa sa plastic screen. Para hindi na kayo umulit ng paglalagay ulit ng kit saver. Ayan. Kasi pag meron ngang ganito, kahit sa labas siya ng nest box, mga anak, so hindi malalaglag sa baba yung mga kits niya. Ayan. So, dyan lang sila sa loob. Tapos, ayun, dito ko nga nilagay mga karabit yung isa niyang kit na pinanganak niya kaninang umaga. Mga 7 yun ng umaga. Yun, hindi pa siya nag-nesting kaninang umaga. Pero due date niya talaga, ngayon yung due date nila. Kasama si Nana. Ayun nga siya, si Nana. Nagtanggal na rin siya ng balahibo kanina pang umaga. Ayun, si Nana. Pero ito, ngayon lang. Tapos ito nga yung kit niya mga karabit. Ayan, nilagay ko siya dito. Ito, wala pa tong nadidede. Simula kaninang umaga. Ayan. So far, okay naman siya. Ayan. So wala pa tong nadidede. Huwag kayong mag-alala mga karabit kasi hindi agad-agad or hindi mamamatay sila agad yung mga kits ng rabbit natin kahit hindi sila makadede. So, kayang tumagal ng kits ng mga 2 days nang walang naiinom na gatas. Basta, ang kailangan nyo lang gawin ay siguraduhin na hindi malalamigan or hindi mababasa ng ihin or ng tubig yung kits natin para hindi sila malamigan. Kasi once na nilamig yan, so mamamatay yan mga karabit kasi kung pansin nyo naman wala pang balahibo
yung rabbit natin. So hindi pa nilang hindi pa nila kaya mag-regulate ng sarili nilang body temperature. Ayun. Kaya nilagyan ko siya ng tela para yun, hindi siya malalamigan. Tapos, since nagbunot na nga ito ng balahibo, hihingi lang tayo ng konti sa kanya. Ayan. Ilalagay ko dito sa kit niya. Ayan. Tapos, tatakpan ko na lang din ulit. So ayun, if ever man na ma-encounter nyo yung ganitong ano, na yung doe nyo nga ay nag-nesting sa labas ng nest box, tapos meron naman kayong kit saber, so hayaan nyo na lang muna. Ang gawin nyo na lang pag nanganak na yung doe nyo, tapos na siyang manganak, so saka nyo na lang ilipat sa loob ng nest box yung mga anak niya. At huwag po kayong matatakot na hawakan yung mga kits ng rabbit nyo, kasi hindi po nila yan kakainin. Hindi sila katulad ng hamster na once na hinawakan natin ay kakainin talaga nila yung kits. So sa hamster, danas ko yun nang hinawakan ko yung bagong anak ng hamster ko. So kinabukasan, wala na akong nakitang anak ng hamster ko. So, yun talaga yung bawal na bawal sa hamster, na pag hinawakan, kakainin talaga nila. Pero sa rabbit, hindi sila ganun. Pero once na yung rabbit nga natin, habang nanganak, ay merong mga pusa or asong umaligid sa kanilang kulungan. So, yun na yung ano, pwedeng kainin nila yung kits nila. So, ano, na-experience ko na rin yun dito mga karabit. Pero, ayun, wala nga ako dito nung time na yon. Pero, nung si Mingay nga, si Amara nung nanganganak, so, nakita nung iwan di sa amin na nasa ilalim yung pusa namin habang nanganganak si Amara. So, based na nga rin sa research ko, once na nakaramdam sila ng threat or may predator sa paligid, so ang ginagawa nila, kinakainan nila yung kits or yung anak nila, kasi mataas sa protein yun. Instead makain ng predator, so sila na lang yung kakain para mas mabilis makarecover yung kanilang katawan, kasi mataas nga siya sa protein yung kit. So pag ginain nila yun, mas mabilis sila makarecover. So, makakapag-reproduce ulit sila ng panibagong kits. Ayun, so puntahan nga natin dito si Nana. Ito naman si... Sino nga to? Kalimutan ko. Si Amira. So, ngayon 11 din yung due date nito. Pero yun, hindi pa siya nag-nesting or nagbubunot ng balahibo. Ayan. So, dito naman, ito naman si... Ayan, nanganak na si... Si Nana. Ayan siya mga karabit. Tapos, si... Si Aurora naman. Ayan, nag-start na rin siya magtanggal ng balahibo. Grabe mga karabit, oh. Ang lalaki ng kits niya. Good girl. Ayan, may lamok. Ayan, so ipapakita ko lang sa inyo itong mga karabit. Ayan, oh. So mapapansin nyo, merong puti yan sa loob ng chan. So, ibig sabihin niya, naka-daddy na yung kids niya. Ayun. So, since nagpapa-daddy siya,
kukunin ko lang yung kit ni Agatha. So, papadidihin natin doon, mga karabit. So, ito na yung pagkakataon para makadede itong kit natin. Ayan, papadidihin natin dito. Ayan, lalagay lang natin. Ayan. So, didede yan, mga karabit. Ayan, naghahanap na siya ng dede. Sana makadede yung isang kit natin. Ayan. Sana nga talaga yung makadede siya. At huwag rin kayong matatakot na silipin or tingnan yung rabbit nyo habang nanganganak. Kasi para silang aso, mga karabit, alam nila kung sino yung amo nila, sino yung nagpapakain sa kanila. At alam nila na hindi tayo banta sa kanila, lalo na sa mga kids nila. So palagi ko yung sinasabi sa mga vlogs ko. Kasi nga, yung mga newbie na nag-aalaga ng rabbit ay takot na hawakan yung mga kits ng rabbit nila kasi nga gawa ng mga sabi-sabi na kesyo pag hinawakan daw is kakainin nung nanay, which is hindi naman totoo. Kasi ang dami ko na ditong napaanak, mga karabbit, hindi ko pa nai-encounter na kinain nung nanay or nung daw yung kits niya dahil sa hinawakan ko or nalipat yung amoy natin, human scent, sa mga kids nila. So, hindi po yun totoo. Ayan, I'm hoping na nakadede yung kit ni Agatha. Kasi kanina pa siyang umaga, hindi nakakadede. Hindi pa nakakadede. Ang lalaki ng anak ni Nana ngayon. Ayan. Mabuti na lang talaga at nagbunot sila ng balahibo kasi nga wala akong nailagay na tuyong damo. So, dahil nga sobrang busy ako, hindi na ako masyadong, ayun, hindi na ako nakapagpatuyo ng damo. Pero yun, hindi ko naman sila pinapabayaan. Ayan. Sana ay nakadede yung ano ni Agatha. Ayun, ayan, yan. Nakikita ko yun. So, siya yun, mga karabit. Gahanap pa na siya ng dede. Ayun. So, ayun. Ayun nga. Mag-remind na naman ako since may nanganak na naman tayong rabbit dito. So, after nga manganak nung mga daw ko dito ay ginugupitan ko sila or tinitriman ko sila ng koko. So, napaka-importante nga ng mga karabit na titriman natin ng koko yung mga rabbit natin, yung mga doe natin na kakatapos pa lang manganak. So, para hindi nga masugatan, hindi masaktan yung mga anak nila once na tumalon sila sa loob ng nest box. Kasi once na mahaba yung koko ng mga doe natin, so may chance na masugatan sila accidentally nung nanay nila dahil nga sa pagtalon. So, kaya napaka-importante na matitrim natin yung koko nung doon natin. So, kung nahihirapan ko yung gupitan sila, mas okay kung magpatulong na lang tayo. Ayan, ang lalaki ng anak ni Carmela ngayon. Carmela ni Nana. Si Carmela kasi ay nandoon sa kabila, ayun.
Ayan. So, grabe yung pagtanggal niya ng balahibo. Mapapansin nyo, kita na yung balat ni Nana. Pero okay lang yan, mga karabit. Kasi tutubo din naman yan. Tsaka normal na ginagawa yan ng mga mother doe, ng mga doe pag mga anak. Binubunot talaga nila yung balahibo nila para may ipang cover sila sa mga kids nila para hindi to lamigin at hindi to makagat ng lamok. Ayun nga, mga karabit. So, dumidedi pa rin yung anak ni Agatha kay Nana. Ayun na siya. Piling niyo yung dumedi, oh. Tapos, yung mga anak naman ni Nana, mga karabit, ay tulog na tulog sila. So, parang apat lang yung anak niya. Pero malalaki naman sila. Ayan, dumidedi pa rin yung ating kit. At ayun, kung mapapansin nyo, meron na siyang puti sa loob. So, ibig sabihin yan ay nakadedi na siya kahit papaano kay Nana, mga karabi. Ayan, dumidedi pa rin siya. Good girl. Yan o, na-dede pa rin siya. So, yun nga, mga karabit. Kinapa ko kanina yung chan ni Nana. So, mayroon pang isang kit na nasa loob. Tapos, ayun, natanaw ko nga rin dito na umiire na yung si Agatha natin. Mukhang nagsisimula nang lumabas yung mga kits niya. Ayan. Ayan. Seryoso na siya, oh. Tingnan niya. Ayan. So, nanganganak na nga si Agatha, mga karabi. Ayan. Kung papansin nyo, may nililinis siya. Ayan. So, meron na nga, mga karabit. Meron ng isang kit na lumabas. So, pangalawang kit na yan. Saan na yun? Ayan. So, ikalawang kit na yan. And, ayan, nagsimula na rin siyang dumede. So, yung mga kit nga, mga karabit, habang lumalabas sila or pag nakalabas na sila, lalo pag healthy yung kit, ang ginagawa talaga nila is naghahanap agad sila ng dede. So, mapapansin nyo pag busog yung kit nyo, merong puti nga sa loob ng chan nila. Ayan. Ayan, naghahanap siya ng dede. Ayun. Mukhang nakahanap na siya ng dede. Ayan. Naghahanap pa rin siya ng dede. Ayan. So, nanganak siya ng isang kit na may nakabalot. Oops. Mga kailangan niya ng assist. Kailangan natin siyang tulungan. Wait lang. Kabalat yung isa niyang kit. Saan niya? Ayun. So, nakalabas na siya.
Ayan, nakalabas na siya. Ana. Ang dami niyang anak ngayon. Ayan, so dumidede yung iba niyang kit. Tulungan natin tong isa. Ayan. Ayan, so mukhang tapos na siya mga anak mga karabi. Ayan, ipapadede na lang siya ng mga kits niya. Ayan. Ayan, so tapos na nga siya mga karabit mga anak. And 1, 2. So, 7 nga yung anak niya mga karabit. Plus yung nandoon kay Nana. Na isang kit na pinadedi ko kanina. And, ayan. Busog na busog silang lahat. Ayan. Ayan, no? Kitang-kita yung gatas. Sa loob ng tiyan ng mga kit. Ayan, so yun. Ang next na nga natin gagawin, sabi ko nga sa inyo, pagkatapos nung dome mga anak, ay saka na lang natin ilipat yung mga kits sa loob ng nest box. Ayan, lalagyan ko na siya ng tela. Tapos, since ito nga ay wala ng mga dugo, kukunin ko na lang to. Ayan. Ito yung ilalagay natin dito. Para hindi sila lamigin. Ayan. 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 Tapos ito naman, tatapon ko na to. Kasi medyo basa siya. Pero hindi naman siya basa ng dugo. Ayan. So, okay na yan. Ayan. So, ito nga si Agatha. Babalik na natin siya. Ayan. Tapos, bibigyan ko siya ng damo. Para may makakain siya since alam ko na gutom tong pangit na to. Tapos, yun. Gugupitan ko na siya ng kuko mga karabit. Ayun. So, natapos ko na siyang gupitan mga karabit gamit tong bago kong nail clipper. Ayan. Tapos, nagupitan ko na rin si Sinana mga karabit. Eh, sobrang haba ng vlog natin. Ayan. At hanggang dito lang yung vlog natin. Sobrang haba na. Ayan. Sana ay may natutunan kayo. Ayan. See you next vlog. Ingat kayo palagi at happy keeping mga karabit.